What's up guys, magandang gabi po sa inyo lahat at nandirito na naman po tayo sa ating YouTube channel Catch Farming. Bali, ang topic po natin ngayon ay tungkol po ito dun sa update natin na Superworm, yung pinagulang ko na Superworm. Kung matatandaan niyo yung huling video ko na hinawakan ko yung mga Superworm na 2 months old po sila noon. Bali, ito pong aking edad po nila ngayon ay nasa 2 months and 10 days. Kaya tignan natin kung gano'n na sila kalalaki. Kasi pag 5 days na lang pwede ko na silang distressin. Ilalagay ko po sila sa bote ng Yakult para gawing mga breeder, para dumami huli yung ating detail. Kaya ito, medyo marami na ho ngayon yung aking suko ko kasi nagdagdag na ako ng planggana. Tapos yung mga ilang nung last week nakabenta din tayo, nakakapagbawas, nakakapagpakain pa sa kubo. Kaya tara guys, samahan niyo ako, papakita ko sa inyo yung mga nabago, nadagdag doon sa ating kung may nabago na rin doon sa ating pinapagulang na suko. Sige po guys. Ayan guys, nandito na tayo ngayon sa ating lagay na Superworm. Ayan, kita nyo, dumami na sila. Ayan, isang planggana yung laman. Ito ating breeder. Yun, dagdag na tayo ng isang planggana. Plus yan, bago na uli. Pero ito guys, hindi ito yung pinapagulang natin. Kasi yan yung mga anak. Ayun. Tapos itong tatlong to, mga anak pa rin yan guys. Tapos ayun, yun nasa ibabaw na yun. Ayan o, napakadami na natin Superworm. Ito pa guys, mga anak. Ito nga pala guys, may mga ayuda tayo na natanggap. Pero itong aking kalabasa na to, tsaka yung sayote, bali, binili ko yan. Ito, mga ayuda na lang to. Kasi kapitbahay natin, nagtitinda sila ng gulay na hindi ko nabibili. Kaya, tara guys, tignan natin din kung mamaya yung aking mga breeder kung merong mortality. Kasi sa sobrang init po ng panahon ngayon, talagang grabe. Ito, unahin muna natin ito. Ayun, meron isa. Isa. Yan, isa. Meron na tayong isang mortality. Tingnan din natin kung ibabaw o sa ilalim. Ayun, dalawa guys. Ito yung note ko lang, ito yung mga kauna-unahan ko pang breeder. Meron tayong bagong palit na lang ito, wala pa tong mga itlog. Ayun, wala pa. Ayan guys, kapag napabayaan yung inyong super bro, may mga beetle na walang pagkain, talagang mortality ang aabutin nyo. Ayan, nakita nyo, itim na itim sila. Pero wala pa tayong patay, kundi dalawa. Tingnan natin po. Ah, buhay pa. Ito. Buhay pa rin. Nataob lang siya. Yun. Okay. Dalawa. Ito guys, yung ating pangalawang breeder. Lipat na kasi ako guys. Medyo madami na yung ating Superworm. Kahit na nakakabenta tayo, pero ayos din na nakakapagpakain tayo sa kumo. Ito, bago pa rin, wala pa. Walang mortality. So, sobrang init po guys ng panahon. Ayan, wala. Ay, dito walang mortality na breeder. Ito guys, so, para malaman yung talagang mainit dito. Kasi ayan, orekta sa bubong. Ako nga, pawisan na rin. Ayan. Ito. Hindi ito yung mga breeder natin guys. Ayan o, mais. Ito, pinya. Pinakain ko sila ng pinya na matamis. Ito yung mga anak guys. Anak pa ito. Ayan o, mapulang-mapula sila. Napakarami nito guys. Ano-ano na lang pinapakain ko sa Superworm. Ayan o, basta laging dry, wala tayong problema dyan. Ito, itong breeder natin na to. Ayan lang natin guys kung may mortality. Wala naman sa ibabaw. Tingnan natin sa ilalim. Uy, hello, wala pa rin guys. Ayos. Okay, wala tayong mortality dito kahit na sa sobrang init. Ito guys, mga anak naman din tayo.
Pero for disposal na ito. Para sa tilapia natin. Ayan o. Papalitan ko na sa street nila. Pero dry pa din. Kaya okay pa rin ito. Pero hindi natin pipiling patagalin. Ito guys mga. Ito yung bagong tray natin. Na drawer. Na nabili ko sa junk shop. Kaya medyo nakakatipid dahil. Ito yung dalawa sila. Ito mga anak din. Ayan o. Ito yung mga mangga guys o. Buto ng mangga. Ayan o. Ano-ano na lang. Meron pang bawang. Ayan o. Pero ilinisan ko yan. Kita nyo, dry pa din yung kanilang lagayan. Indication niyan guys na safe pa rin sila. Hindi mamawis para hindi sila mamatay. Tignan natin guys ha. Ipat ko lang ito. Ito. Ito yung mga huling anak nun. Yan. Yung mga epipin niya. Yung mga namamatay guys dito ko nilalagay. Kasi kakainin pa rin yan ng superworm. Ito yung mga huling anak na in-harvest ko. Kung naalala nyo yun, ito. Yung mga pinagpalitan ko dyan, tsaka dito. Nung huling video natin. Ito na yun. Oh. Ito na sila, mga anak. Ayun, oh, kita nyo may mga patay dito. Dito ko nilalagay yung mga ano. Mga patay na breeder. Ayan, kasi kinakain din nila yan. Ayan, ang bilis nilang lumaki. Eh. Baka akala nyo, ano, guys, ito yung huling video natin na mortality. Ayan. Ang bilis nila. Ito yung isang tray. Hindi ka lang, guys, ha. Medyo mabigat. Ilipat ko lang, guys, ha. Medyo talagang matrabaho talaga mag-super worm. Ayan. Ayan. Yun. Ito yung kasamaan pa nun, guys. Kasi sa sobrang daming anak. Ayan. Sobrang dami. Namula-mula ang kulay nila, guys. Indication yan na healthy ang ating mga superworm. Okay? Ayan. Dami, di ba? Okay. Ito pa uli yung mga anak na bago. Ito, hindi ko inaalis to guys, so kahit pa paano kasi pampadry pa din yun. Ito, papalitan ko na ito. Ayan o. Yun, may bawang pa. Pero hindi nila kinakain. Si misis ang nagpakain ito. Kasi pagka sa bahay yung mga scrub sama-sama na. Ayan o. Healthy sila, mga large to mix kasi ito guys, mix. Ayan o. Yun, may patay pa tayong tilapia nun na... Nagpapakain, pinapakain ko din yung mga tilapia ko na mamatay guys, yung mga maliliit. Yan. Kinakain pa rin nila yan. Ah, ito. Ito na naman yung mga kasama pa rin ng mga anak yan. Mga small pa ito. Pero mix din ito, small, medium, large din. Sobrang dami din ah. Ito na guys. Yan yung simpleng paraan lang. Sobrang dami na ulit. Nakabenta na ako nung huli ng ano? 45k pieces. Ayan, ang dami na naman. Ito po. Ito guys, malalaki na po ano na to. Papakain ko na to sa mga tilapia ko. Ayan. Sobrang dami talaga. Pagka talagang accurate. Ito pa. Oh. Ayan guys, oh. Yan. Ito guys, ito kaya ako lagi may tray guys, ano lang to. Protection din nila sa init. Sa ibabaw, ayan. Ang dami pa rin. Okay? Tingnan pa natin kung nasa ibabaw. Ito. Ito yung mga bago pa rin. Anak. Ay, sobrang dami na talaga. Yan. Ito na guys ha. Wala tayong ano eh. Yan. Mapupula pa rin sila. Kita nyo. Boto na lang yung mangga. Tsaka balat ng mangga. Wala silang pili guys. Kahit nga yung pinya. Yun, oh. Basta matamis. Walang problema. Huwag lang mo sobrang asin ng pinya. Sa inyo. Oh. Dry. Oh. Ngayon ito malalaki na. Oh. Yan. Mapupula sila guys. Yan ang indication na maganda ang superworm. Healthy. Okay. Ilan natin itong drawer naman natin na to. Kung may mortality dito sa atin. Yun. Hindi na natin guys. Yun.
Meron tayong mortality. Ito, 50-50 na siya. Parang kawawa naman ah. Yun, 50-50 pa lang. Oh, buhay pa rin pala. Ano ba yun? Oh, nagtaob lang pala siya. Tingnan natin. Buhay ka pa pala. Teka, hindi natin siya pwedeng itapon. Tingnan natin sa ilalim. Kung meron guys. Ayun, nagtataob lang pala. Wala pala. Yun oh, nakatakbo na. Buhay pala yun. Sorry ah. Ito guys oh, mga anak. Ang dami na naman oh. Ayan, bago pa lang oh. Ang dami na naman. Oh, micro. Oh, yun oh. Yan. Ang dami. Uy. Kita ka. Yan guys oh. Kahit sobrang init. Ang natin dito kung may anak. Yun eh, mga anak dito. Kalat-kalat pala sila. Yun, ang dami. Okay, 100 over. Konting mortality. Wala pa lang. Akala ko patay na yung kanina. Nakahiga lang pala siya. Ito guys, pangalawang ano. Tingnan natin kung... Ito nga guys, o talong o. Pinapakain ko rin sila, talong. Ano-ano nga pinapakain ko guys. Ayun, talong o. Okay naman. O, hindi naman sila namamatay. Ito guys, o. Tingnan natin kung may itlog na. Ayun, ang dami na rin anak. Ayos. Ayun. Nandito ko sa gili. Ayun, may mga anak na nga talaga. Ayun, maliliit nga lang. Hindi natin kami mortality. Ayun. Walang mortality guys. Ito pa rin, sila pa rin yun. Ito yung mga anak. Ang dami. Ayun. Yan guys, yung dami oh. Ayos. Nandito pala lahat. Ayun, ako, ang dami na naman. Okay. Yan guys, yung mortality sa pangalawang cabin. Drawer pala. Sorry. Ito, hindi natin kung may mga mortality. Ayun, meron isa, dalawa guys. Yan. Tingnan natin. Nagaktak na ang pawis ko guys. Ayun. Dalawa. Dalawang mortality. Excuse me. Pakain na natin. Tingnan natin kung may mga anak na. Ayun. Ang dami na naman. Ayun. Ang bilis talagang umitlog. Ang dami oh. Ayun. Okay na naman. Bali next week guys, ako pa ito ililipat para medyo lumaki-laki yung ating na superworm. Yan, pangatlong drawer. Pang-apat na tayo. Tignan natin kung may mortality dito. Parang meron ako nakita. Yun. Parang merong 50-50 dito. Ito. Uy, nalaglag ito. Buhay pa rin pala siya guys oh. Oh. Yan. Buhay pa pala. Ano ba yun? Kala ko mortality na. Sorry ah. Yan oh. Napakatitigil. Matibay yung kanilang ano. Kapit na kapit pa rin. Ayun. Dalawa. Ito. Itong ano guys oh. Itong tunay. Tunay na 50-50. Tika, ayaw na umalis nito. Matibay pa rin. Kala ko pati ano na. Ito guys. Ayan. So, 50-50 na silang dalawa. Ayan o. Kita nyo. Hindi pa rin sila namamatay. Ang titibay pa rin. Pero, papakain na natin ito guys. Kasi, wala na rin pag-asa. Ayan. Tignan pa natin sa ilalim. Yun. Meron na naman 50-50 pang isa. Ayan. Kaya, sa totoong buhay guys, hindi talaga 100% lahat. Ay laging mabubuhay. Yun, naku, buhay pa pala. Nag-ino lang pala siya. ano ba yun? Oh, kita nyo guys, ang dami pa rin. Sa anak naman, tignan natin. Mga pa, nagpakain din ako ng talong. Yan, talong. Kaya kung ano, isang purpose din kasi guys, nitong tray.
Diyan ko nilalagay para hindi magdiretso yung moist nila pababa dun sa substrate natin. Okay, tignan natin kung may anak naman. Ayun, sobrang dami. Ayan guys, oh, medyo maliliit pa nga lang. Ayan oh, sobrang dami oh. Ayun oh. Ayan oh, dito. Yun. Yun, gumagapang pa sa tray. Ayan at sa kabila. Ayun oh. Ang dami. Ayan. Pero next week na to guys. Okay, pang apat, pang lima. Medyo bababa ko na guys para medyo malapit-lapit tayo. Yan. Ito yung ano guys, yung huli kong in-stress. Ayan o. Oh. Yan, talong o. Oh. Talong. Okay. Ngati ko may patay. Ah, wala. Kasi bago lang to. Ito talaga matitibay pa ito. Wala pa ito. Hindi na natin kumitlog na. So, wala pa. Wala pa. Ayun, meron na. Nasa ilalim na ilalim. Yun. Hindi makikita guys kasi mga maliliit pa talaga. Pero meron na ito. Okay. Yan o. Meron na, maliliit pa nga lang. Okay, at least walang mortality. Ito na guys, yung aking pinaka... ano sa inyo yung topic natin na tinapagulang ko talaga. Ito na sila guys. Ito yung mga tips talaga. Ito guys ay 2 months and 10 days. Ayan o, tignan natin kung gaano na sila tatataba. Yaran! Ayan. Ayan o, madidilaw sila. Na healthy. Ito guys, medyo pag hinawakan nyo na yung ganito kagugulang, nangangagat na. Kaya medyo safe lang kayo kasi ako sanay na eh. Kaya magigitla kayo kasi talagang masakit na silang kumagat sa laki nila. Ayan o. Oh, ang tataba na. 5 days na lang guys. Palipasin natin ng 5 days para i-stress natin ito. Hanggang maximum nito guys, 3 months. Bago sila mag 3 months, dapat na-stress na natin sila. Pero 2 and a half and 10 days. Yan. Mga tips ko sa inyo. Hinati ko sila guys kasi 3,000 ito eh. Kasama ito. Yan. Yun o. Yun o. Tataba na nila. Helping, helping. Ito guys, kahit na marami sila, basta ang indication lagi, dry yung kanilang substrate. Yan. Kita nyo, ang dami nyan o. Nasa 3,000 itong aking gagawing breeder. Yan guys. Ang dami na. 5 days na lang. Okay. Yun o. Healthy, healthy sila o. Yan, mga mangga din. Pinapakain ko mangga. Hindi ko lang malinisan guys. Kasi talaga namang sobrang busy ko. Yan. Update lang to guys. Itong ating ano. Kasi 5 days na lang. Yun o. Ang tataba talaga o. Tignan nyo. Yan. Madilaw na siya. Ayan o. Ang tataba na. Konting ano na lang guys, 5 days na lang, ipapakita ko sa inyo kung talagang accurate yung aking method na ito. Kasi simpleng method ko lang ito. Kung paano sila pagulangin na napag-aralan ko. Kaya sa ngayon, sobrang dami na uli natin supergum. Kahit na nakabenta na tayo ng pailan-ilan dito. 45k nung huli sa tropa natin. Tapos dito sa mga kapitbahay may nabili na rin sa alaga nilang flower home. Yan. Sana guys, ito samahan niyo ako. Ito yung aking ayuda. Ayun, ayuda yun ng kapitbahay na mga scrap na kalabasa, sayote. Saka ito. Yan guys, ito napakaganda nito sa breeder. Yan. Kasi matubig siya. Kaya talagang marami kang benefits na makukuha sa kalabasa bukod sa sayote. Yan. Kaya, sige guys, samahan niyo ako, magpapakain lang ako. Sige po.
Ayan guys, natapos na tayo sa ating pagpapakain ng ating super room. Kaya i-update ko kayo guys kapag 2.5 and 15 days na lang na itong ating pinapagulang na super room. Kasi titingnan natin kung accurate talaga yung ating simpleng method. Sana may natutunan kayo dito guys kahit konti lang sa mga tips na ito. Nga po pala sa mga nagbe-breed, yung ito, napakaganda nito sa breeder ng superworm, yung mga beetle. Ito ang pinapakain ko guys, talagang hindi ako binibigo nitong gulay na ito. Bukod kasi sa sayote, ito yung aking isa sa pinakamagandang pagkain ng breeder. Kaya itong ginawa ko ngayon, pinakain ko sila ngayon, tapos yung update ng ating super worm, titignan ko guys kung accurate talaga kasi yun yung aking huling method na ginawa noon na pinagulang ko sila. Tapos kung matatandaan yung mga video natin yan, bali 5 days na lang kasi 2 months and 10 days na sila. I-update ko kayo doon guys para kasi medyo madami ho ito, 3,000 nabilang ko na ho yan, 3,000. Kaya talagang yung bote ko ng yakult natin, nag-ipon talaga ako ng madami. Ito guys, yan ang bukod dito sa ano na to, meron pa ako dun sa mga planggana na nalito saka dun sa bahay namin. Medyo napakarami ko na rin nag-ipon na yakult kasi yun yung eco-friendly na sinasabi ko. Kasi itong bote ng yakult, pagka ako si magulang na yun yung super worm, masakit na sila mga gat, mararamdaman nyo na talaga yung kagat nila kasi talaga malalakas sila lalo sa ano. Kasi ako danas ko yung ano yung kanilang ano, pag ginawakan ko sila, kita nyo yung hawak ko kanina na medyo madami yun, nangangagat na yun. Pero hindi naman ako nasasaktan kasi makapal yung kalyo ko. Joke. Yeah, maraming maraming kong salamat guys sa suporta ng ating mga bagong subscriber. Kaya sana itong aking video na ginagawa ay makatulong doon sa mga gustong mag-breed o mag-culture ng suporta. Ito ay napakagandang tips para sa inyo para maiwasan niyo yung mortality. Kasi sa panahon ngayon, sobrang init talaga. Kaya ako yun na ano rin kasi napapagod din ako sa sobrang init. Nakakapagod yung init, hindi yung trabaho. Kaya maraming maraming kong salamat guys. I-update ko po kayo kapag i-distressing ko na ito. Kasi 5 days na lang hihintay natin. Yung papasok muna ako sa trabaho. Kaya maraming maraming kong salamat guys. At sana mag-like and subscribe po kayo kay X-Farm para mag-update kayo sa mga bago kong video sa pag-culture ng ating suporta. Maraming maraming salamat guys. Thank you po and God bless.